Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod dito sa Imurin para maghatid ng video lesson na maaaring makatulong sa ating mga mag-aaral. Sa araw pong ito, ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa finding the area of a triangle. Noong nakaraan po, area of a square and rectangle. Ngayon naman po, area of a triangle. Preparation po natin ito para sa lesson ng area of composite figure. Medyo mahirap-hirap yun. O yung mga basic muna yung dinadaanan natin. Para pagdating natin doon sa mahirap, hindi tayo masyadong mahirap. Okay po? So pag-aralan natin how to get the area of a triangle. Simulan na po natin. Balik-aral lang po tayo sa meaning ng area. Area refers to the number of square units which cover a plane figure. Yung area po, tumutukoy po yan kung ilang kwadrado, no, ang masasakop nung ating plane figure, no? Okay, may example tayo ng mga plane figure. Pag sinabi pong plane figure, ito po yung two-dimensional figures o yung 2D na tinatawag. Mga basic shapes natin, square, rectangle, triangle, circle, trapezoid, rhombus, and many more. Marami pa pong iba, ilan lang po ito sa halimbawa. So tapos na po tayo sa square and rectangle. Ngayon naman po, area of a triangle. How are we going to compute for that? Tingnan po natin yung ating example. Sabi niya, finding the area of a triangle. May problem tayo. A triangle has a base of 5 centimeters and a height of 6 centimeters. What is its area? O tinatanong yung area, no? Anong binigay sa atin? Yung 5 cm na base at yung 6 cm na height. So tandaan, sa pagkuha ng area ng triangle, makuha mo lang yung sukat o yung measure ng base at yung measure ng height ng triangle na yon, makocompute mo na yung area. Okay? So meron tayong illustration. So, ito po yung ating base ng triangle, no? Yung base natin yan. Ano mang uri ng triangle, kadalasan dito yung base natin. Marami tayong uri ng triangle. Merong isosceles, merong obtuse, escalene, mga ganun. So, ito po yung ating base. Ang height naman po, simula sa pinakamataas na part ng triangle, straight pababa. Okay? Meron po kasing mga nakaraang estudyante natin na ito ang tinuturong height, ito, itong patagilid na to. Eh hindi po yan ang height. Tandaan, ang height po, yung, ito imaginary line lang po. Kaya broken line yan, ibig sabihin imaginary line lang yan. Iniisip natin na may linya. Mula dito sa tuktok na ito, yung pinakamataas na part ng triangle, na mag-imaginary line tayo ng vertical line, no, pababa hanggang dito papunta sa base. Yan po yung kanyang magiging height. Okay? Ano man pong klase ng triangle, bawa ganito yung triangle natin. Yan. So, saan makikita yung base? Ito yung ating magiging base. Saan makikita yung height? Ito. Imaginary line lang po yan. From the highest part of the triangle, vertically downward to the base. Okay? So, hindi po ito pwedeng maging height o kaya itong mga nakatagilid. Okay? Yung mga estudyante ko dati, naaalala ko, ito daw po yung height. Kaya sabi ko sa kanila, bakit? Nung kinuha ba yung height nyo ng ma'am nyo nung nag-nutritional status, pinatagilid ba kayo? Di ba? Hindi naman. Pinatayo kayo ng diretso para makuha yung height. So, ito po yung ating height. Punta na po tayo sa ating problem. So, ang base natin ay 5 centimeters. Ito po yung guhit na yan, base natin. At ang height natin ay 6 centimeters. Ito po yung imaginary line. Okay? Direkta na po tayo sa formula, no? Explicit teaching po tayo. So, ang formula po natin
in finding the area of a triangle, no? A is equal to yung A area. Area is equal to 1/2 of the base times height. Ganun po ang pagbasa dyan, no? Area is equal to 1/2 of the base times height. Sa ibang books, ganito po yung symbol niya. Area is equal to 1/2 of the base times height. Meron namang gumagamit nito. Area is equal to base times height divided by 2. Tandaan nyo po, pag yung dalawang symbol pinagtabi, tapos walang operation, ibig sabihin pinapamultiply yan. Yung 1/2 pinapamultiply sa base, yung base pinapamultiply sa height. So pwede rin ito. Base times height, dahil magkatabi sila, you know, walang operation. Base times height, B times H, base times height. Ito namang fraction, nagpapahiwatig po ito ng division, no? Tandaan nyo po, yung fraction bar, nagpapahiwatig ng division yan. Divided by 2. So maraming paraan para makuha natin yung area ng triangle. Pwede, kuhanin mo muna yung kalahati ng base, tapos bago mo i-multiply sa height. O yung iba, depende no, sa diskarte, yung iba, kalahati ng height bago i-multiply sa base. Meron naman, minumultiply muna yung base tsaka height tapos i-divide sa 2. So ito muna yung sundin natin. Pero tandaan nyo po, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang po yung sagot na mararating nyo pag sinunod nyo itong mga formula na to. Isa lang po yan. O ano yung steps natin? Step 1 natin, multiply the base by the height. So kung ano man yung base na sukat na nakuha mo, imumultiply mo lang dun sa height. Yun po yung ating step 1. So ang step 1 natin, base na 5 centimeters times 6 centimeters. Saan natin nakuha yung 5 centimeters? Sa measure ng base. Sukat ng base. Saan natin nakuha yung 6 centimeters? Sa measure ng height. Sukat ng height. Pag nakuha mo na yung base at height, maaari nang makompute ang area. Okay? So multiply muna natin yung numerical value. Centimeter pala ito, no? Centimeters. Yan. Pareho sila ng unit. Hindi pwedeng hindi pareho. Pag meron dyan hindi pareho, magko-convert pa tayo. Kailangan pareho ng unit. Okay? So multiply natin yung numerical value. 5 times 6 is equal to, very good, 30. And then multiply natin yung unit, centimeter times centimeter is equal to square centimeters. Ibig sabihin, 2 centimeter yung minultiply natin. Ayan, 2 centimeter. Square centimeter. Okay? So, tapos na tayo sa step 1. May sagot na tayo. Ito, yung 30. Pero hindi pa tapos yung area. Sabi ng step 2, divide the product by 2. No, kasi may 1/2 tayo eh. Ito yun, no, yung divided by 2. No? Pinapadivide pa sa 2 yung sagot natin. Kaya sa step 2 natin, ang mangyayari, 30 centimeter square divided by 2. Ayan. So ganyan lang po ang step 2 natin. So dahil madali naman yung number, hindi na natin kailangan long method siguro yan. Ano? Kung kaya nyo naman ng mag-compute mentally, ganyan na lang tayo. Okay? 30 divided by 2 yung number lang muna. 30 divided by 2, 15. Ayan. And then, yung unit natin, wala naman siyang i-divide dito, kaya kakopyahin lang natin. 30 square centimeters divided by 2 is equal to 15 square centimeters. Okay? O tama naman yun, ano? Yung 30 square centimeter, pag hinati mo sa 2, magiging 15 square centimeter. Okay? So, eto na po yung ating final answer. Eto na po yung ating area of a triangle. Paano po natin na-compute? Ang step 1, multiply the base by the height. Imumultiply mo muna yung sukat ng base sa sukat ng height.
And then, pag may nakuha ka ng sagot doon, step 2 mo, divide the product by 2. Yung 2 na yan, constant number yan. Saan yan galing? Galing yan dun sa 1/2 sa formula natin. Kaya may divided by 2. Okay? So, dalawang step tayo. Huwag po kakalimutan ng mga nakikinig. Hindi kagaya nung nag-compute tayo ng square tsaka rectangle. Isang multiply lang, tapos na. So, sa triangle po, i-divide pa sa 2. Sa ibang pagkakataon po, i-explain ko sa inyo bakit may divided by 2 yan. Saan galing yun? Ano, magde-derive tayo. So, ngayon muna, idederechahin ko muna yung pagsasagot. So, kung ano man yung nakuha natin sa step 1, i-divide lang natin sa 2. Pagkatapos mong ma-divide sa 2, ano man ang maging sagot niyan, yun na yung ating final answer. So, area is equal to 15 square centimeters. Ganun lang po siya kadali. Ganun lang po siya kasimple. Okay? Balikan lang po natin ng isang mabilis, no? Yung problem natin. A triangle has a base of 5 cm and a height of 6 cm. What is its area? So, sa isang triangle, basta given lang ang base at saka yung height, madali na nating makocompute yung area. Ano yung formula? Ayan, 1/2 of the base times height. O meron tayong tatlong paraan ng pagsulat. Anyway, lahat yan papunta lang po sa isang sagot. Okay? Ano yung first step? Multiply the base by the height. Kung ano man yung sukat ng base, i-multiply mo lang sa height. 5 times 6, 30. 30 square centimeter, no? Yung ating step 1 na sagot. Yung sagot sa step 1, i-divide natin by 2. No? Okay? Kaya 30 square centimeter divided by 2 equals 15 square centimeter. Pag natapos mo na yung step 2, tapos na rin yung pag-compute mo sa area. Kaya area is equal to 15 square centimeters. Ganun lang po kadali ang pag-compute ng area of a triangle. At itong formula na yan, applicable na po yan sa lahat ng uri ng triangle. Okay po? Sana po may natutunan kayo sa araw na ito sa inyong pakikinig. Maraming salamat po. At higit sa lahat, salamat po sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan.